Hello everyone, welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay isi-share ko sa inyo ang aking orchid birthday haul. Ito po yung mga bagong orchids, hindi ko na napakita kung paano ko in-open yung box. Kasi medyo late na kagabi, so hindi ko na na-video, pero ito sila. Introduce ko po sila sa inyo one by one. Ito naman ay for my birthday haul. So, ito ay ganda, no? Taba. Healthy yung plant po. Siguro mamumulaklak na to. Sana mamulaklak siya bago ko mag-birthday. Ito ay Oncidium. Ito ay Oncidium. Naku po, baliktad. Dito tayo, sa kabila. Oncidium Nambo Waltz. So, yan. Ang ganda. Talagang blooming size na to. Hindi ko lang sure kung namulaklak na siya. At hindi ko rin alam kung kailan ang flowering season niya. Nakalagay siya sa basket. May coconut husk. Hindi ko sure kung iriripat ko to o hindi. Depende kung medyo ano na yung coconut husk niya. I-update ko po kayo kung anong gagawin ko sa kanya. Then, ito yung isa ito sa wish list ko. Lava Burst. Oncidium Lava Burst. Medyo maliit, no? Mas malaki yung isa kanina. Pero, blooming size to. Kasi tingnan nyo po, may old spike na siya. Ang liit-liit niya, pero nag-flower siya. Isang bulb lang nag-flower. Mukhang masipag siya mamulaklak. Ano pa siya eh, mukhang from seedling kasi yung kita niyo po yung lagayan niya sa loob. Hindi nila tinanggal. Nilagay lang nila sa hanging basket. Kung natuwa siya nung nilagay siya sa hanging basket kasi hindi niyo po, laki na ng new growth niya. So baka hindi ko na rin siya tanggalin dito. Dagdagan ko na lang siya ng mga media dyan. Para hindi siya ma-disturb. Then, ito, ano lang to, replacement ng Snow White seedling, Cattleya. Iba kasi yung napadala nila sa akin dati, so, okay yung golden bloom, basta kung may complaint po kayo, mag-message lang kayo kay Ma'am Carmina, at gagawa niya ng paraan. So, ito, replacement po to. Thank you, Ma'am Carmina from Golden Bloom. Thank you, Golden Bloom. Okay, kasi pag kumuha ka ng orchids sa reliable na supplier at yung medyo malaking farm. Dito, medyo curious ako. Ito yung Oncidium Looming Hay Hybrid. Or, yung mas kilala yata siya sa Chysis Looming Hay. Chysis Looming Hay. Hindi ko sure kung napopronounce ko ng tama. Pasensya nyo na po ako. So, ang ganda. Alam mo, para alanganin siyang Oncidium. Alanganin siyang Catasetum. O Cygnosis. Cygnosis. Kasi yung bulb niya, oh, tapos yung dahon niya. Tapos, nawawalan din siya ng dahon, oh. So, hindi ko alam kung nawalan ng dahon, ito yung magbo-bloom. Hindi ko sure. Kasi meron ako siyang nakita dito. Ito, oh. Hindi ko alam kung flower spike ito, o ano, leaves. So, ang ganda niya at ang laki niya at ang dami niyang bulbs at ang sipag niyang magbulb. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Bali, hindi ko sure kung ihahang ko pa rin as is kasi parang sinaksak lang nila siya dito eh sa lagayan na to. So, pag-iisipan ko kung anong gagawin ko kung ihahang ko rin siya. Ang ganda ito. Sana mag-flower siya. Mostly itong mga blooming size, hindi ko masyadong ginagalaw pag dumating sa akin.
nilalagay ko lang sila sa isang pot. Kasi gusto kong makita ang flower nila. Kasi once na dinisturb mo sila, magsisetback sila. So, salip na mamulaklak agad, hindi na sila mamumulaklak. So, pinapabayaan ko muna sila para magflower sila kaagad. Chisis luminghi or Oncidium luminghi hybrid. Ali, apat to na special blooming size. And thank you sa freebie. Yay! Mukhang healthy-healthy itong cakey na to. Tatlo siya, oh. Ano kaya siya? Isa kong cakey. Saan ko ba nilagay yun? Kailangan i-separate ko sila para malaman ko. So, isa-isay natin to. Ito yung mga blooming size. Ito ay sirin. Iba-ibang klase, no? Ang taba, oh. Tignan nyo po yung bulbs niya. Parang kakaiba. Para siyang Oncidium, ay parang Dendrobium nobile. Sa bulb niya, ang taba-taba at ang laki-laki. Blooming size na ito. Mukhang matataba talaga ang bulb niya. Hindi ko alam kung ito tataba pa dyan. Hindi ko alam kung maliit lang siya o malaki, mataas siyang Dendrobium. Pero sobrang taba nito. Tsaka parang matured na siya. So anytime, magbo-bloom na siguro ito yung bago. Ang ganda niya. Thank you. Itong serene. Lalagay ko po yung flower based sa supplier post. Picture from supplier. Na kung malinis na paso dito, dito ko na siya ilalagay. Hindi ko siya muna gagalawin. Ganyan lang. Bali, siguro lalagyan ko na sila ng mga lava rock or charcoal paikot. Pero papabayaan ko siya. Hindi ko siya gagalawin. Matigas yung ano niya, yung kokohas. So, bago pa. Hindi pa nagde-deteriorate. So, dyan lang muna siya. Then, ito ay ito medyo ano yung lava rock. Yung ano niya, maluwag. Pero matigas eh. Once na matigas, di pa siya nagde-deteriorate o hindi pa siya nag-disintegrate or di pa bulok ba? Okay, ano? Gaganda ng roots. Matigas pa ito. Matigas. So, okay siya. Magkakastand pa siguro ito mga 2 years. Hindi ko siya gagalawin. Ay, sinabali yung leaves niya. Natupi. Okay lang. Ang ganda niya. So, ito ay petticoat. Petticoat. Lalagay ko yung kanyang flower based sa supplier. Ang ganda. So, ito yung seedling niya. Ang galaki, oh. Ito na siya, oh. From mula dyan, mula hanggang doon, hanggang doon. Ito, laki ang galing mag-alaga ng golden bloom. Expert na talaga sila. Ready na yung pots ko. Minsan binibilang ko yung pasok ko. Kung ilan, yung pwede kong orderin. Kasi kung may umorder ako, tapos wala pa akong lagayan. So, minsan, inuuna ko yung lagayan ko. Maggagawin ko, mimili ako online. Lagay ko muna sa cart, sa wishlist ko. Tapos, inisip ko, pag dendrobium na blooming size. So, dito ko gusto ilagay. So, binibilang ko, ilan mong pasong meron ako. Kasi usually, hindi ko na sila ginagalaw sa ganyan. So, para ready na. Yung paso na to, may nagtanong kasi saan pwedeng bumili. Hindi ko nire-recommend bumili online eh. Pero may mga online. Kaya lang, ang hirap mag-ship, mabigat. Tapos baka mabasag. Pero kung no choice, bili kayo online. Pero kung meron kayong mga titinda ng mga halaman sa tabi-tabi, sa malapit sa inyo, bili po kayo doon. Medyo mahal lang ngayon eh, mga 35, 25 pesos, 35. Hindi ko alam kung may mabibili pa kayong 15. Pero yung last na bili ko nito, mga 25 or 35 pesos na yung maliit. Then, ito yung Carol. So, ito, kasi minsan, di ba, pag nagsishopping tayo, lalagay, only 9 left. Only 2 left. Ito yata, only 2 left. So, hindi ko alam kung ako yung nakakuha ng isa. Hindi ko alam kung sino nakakuha ng isa. So, pag ganun, kunin nyo na kung gusto nyo. Kasi, baka maubusan kayo. Matagal na naman ang next batch. Pero ito, ang ganda to.
Pero siguro yung mga nauna, mas malalaki at magaganda. Hindi ko lang sure kung paano sila nagsishift. Siyempre, nauna siguro nila yung malalaki. Huli na yung maliliit. Carol, go. Ganda ng flower. Ang wish ko lang na before mag-birthday, mga third week ng June, may isa sa kanila na mag-bloom. I hope so. Ayaw ko kasi bumili na may flower. Kasi masisira lang si shipment. Mas gusto ko yung akong makakakita ng bulaklak. So, ayan. So, ganyan lang siya. So, okay pa yung husk. Matibay pa. Then, last. Meron ng flower, oh. Na tinutol na. So, ibig sabihin, blooming size na talaga siya. Ito ay... Aha. Twist. Salaya. Salaya mini twist. Red ang bulaklak nito na nagtitwist na parang glossy. Yun nakita ko. Sige, sana mamulaklak siya. Sayang, oh. Tapos na siya dito. Ito, I hope na maglabas. Mini twist lang siya. So, kasi usually yung mga twist, ang tataas noon, ang tatangkad. Mga 1 meter height. Hindi ko alam kung ganun. Before mag-flower or ganun kalaki pag nag-matured na. So, ito, mini twist. So, ibig sabihin, baka hanggang ganito lang siya. Pero twist din siya. Oh, tigas din. At tingnan niyo po yung growth niya. I'm happy. Yung mga anak ko nagtatanong na. Sabi nila, Mama, anong gusto mong orchid sa birthday mo? Sabi ko, perahin nyo na lang ako ng bibili. Kasi nahirapan daw sila. Hindi nyo alam kung saan sila u-order. At least ako alam ko. At saka syempre alam ko kung anong gusto kong piliin. Marami ako na sa wish list. Kaso, syempre hindi ko naman sabay-sabay pwedeng bilhin. Hahanap ako ng dahilan para mabili sila. Umaga kung kailan mabili sila. Mother's Day, birthday, Christmas, gift for myself. Sometimes, mga anak ko sabi na, sige na ma, order ka ako magpapayad. So, yun, pwede yun. Kaya nag-expect ako, marami pa akong orchid haul na mangyayari. Yung mga dalawa pa. This one, lagay ko rin dyan. Ganun lang. Hindi ko na sila masyadong gagalawin. O, ito yung mga roots niya, oh. Medyo na ano na yung roots niya, oh. Nadistorbo na. Yung green na kulay, ano na. Pag nakita niyo po itong green na roots, tapos biglang naging brown, mukhang may problema sa fertilizer, sa dilig, o nasagi. So, ganyan. So, ito na sila. So, every night before I go to sleep, minsan nag-shopping ko ng orchids online. Lagay ko lang sa cart, lagay ko sa cart. Tapos, nag-iisip ako kung bibilihin ko o hindi. Minsan, masyadong expensive kasi yung mga blooming size para sa akin. Pero para sa inyo, baka okay lang yon. Kasi almost 570 isa. 520 to 570 itong special orchids. Tapos itong dendrobium, medyo okay lang. 160. Kaya, usually, ang binibili ko, seedling. Okay lang sa akin mag-antay. Kasi marami naman akong mga blooming size. Pero, pag may gustong-gusto ko talaga ako, yung gustong-gusto ko talaga, na gusto ko na kagad makita, na maiinip kasi ako pag seedling, kasi mga at least 6 months, pinakamabilis siguro, 1 year up to 2 years before mamulaklak, depende sa klase. Ang dendrobium, pag maswerte ka, mga 6 months, magpa-flower siya or 1 year. Pero mga ganito, cattleya, 1 year, 2 years siguro. Mga 2 years before mag-flower. Kaya naiinip ako. Pag may yung gustong-gusto ko at available siya sa blooming size, pinag-iisipan kung mabuti yun, kung bibilhin ko. Kasi gusto ko makita kagad ang flower niya. Kung bibili po kayo ng orchids, maganda po yung blooming size. Mix niyo po ng seedling para may hinihintay kayo tsaka may mabilis mamulaklak. Share ko po sa inyo ang magiging flowers nila. Sana mamulaklak sila kaagad. So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment, at subscribe.
Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa bagong video. Thank you. Bye-bye. See you next video.